Maligayang pagbabalik sa Part 3 ng Kabanata 49. Yamang wala tayong opisyal na kinatawan sa Cortes doon. Samantala, maniwala kayo na kailangan ng gobyerno ang isang pangkat ng mga taong may walang hanggang kapangyarihan at otoridad upang igalang ang pamahalaan. Totoo po iyon, Ginoo. Kung ang pamahalaan ay kaaway ng mamamayan, ngunit para sa kapakanan ng pamahalaan ay hindi natin dapat papaniwalain ang mga mamamayan na sila at ang gobyerno ay magkalaban. At kung magkagayon man, kung kailangan ang lakas ukol sa mabuting layunin, kailangan naman nating alamin mabuti kung sino-sino ang mabibigyan natin ng walang hanggang kapangyarihan at autoridad. Ang labis na makapangyarihan inilagay sa kamay ng mga ignorante at irresponsableng mga tao na walang kasanayang moral, na hindi subok ang katapatan, ay isang sandatang inilagay sa kamay ng isang baliw na pinabayaang makihalubilo sa gitna ng karamihan. Inaamin ko, nais kong maniwalang tulad ninyo, na kailangan nga ng pamahalaan ang malakas na kanangisig na ito, subalit dapat piling mabuti mula sa lipon ng mga lalong karapat-dapat. At yamang mas minabuti pa niyang ibigay ang kapangyarihan ito sa kanya sarili nang hindi na hinihintay na ipagkaloob ito ng mamamayan, ipatunayan naman niyang alam niya kung paano gagamitin. Maramdaman at lipos na singguyo ang tinig ni Elias. Kumikislap ang kanyang mga mata at mataginting ang kanyang tinig, na magitan ng katahimikan. Ang bangka ay nanatiling walang katinag-tinag sa tubig. Buong ningning na tumatanglaw sa karimlan ng bughaw na langit ang buwan. Sa malayang pampang ay may ilaw, ilang liwanag na pumupunit sa dilim. At ano pa ang kanilang hinihingi? Tanong ni Ibarra. Reforma ng mga pari, tugon ni Elias sa matamlay na tinig. Hinihiling sa mga sumimpalad ang iba yung proteksyon laban sa korporasyon ng mga pari, laban sa mga nangaapi. Nakalimutan na ba ng Pilipinas ang kanyang utang na loob sa mga korporasyong ito? Nalimot na ba niya ang ginawang paghahango sa kanya sa kasalanan at pagbibigay ng tunay na pananampalataya? Ang pangangalaga sa kanya laban sa kalupitan ng kapangyarihang sibil? Ito ang masamang bunga ng hindi pagtuturo ng kasaysayan ng ating bansa. Nabigla si Elias at halos hindi mapaniwalaan ang narinig. Ginoo, walungkot na salag ni Elias. Pinararatangan ninyo ang mga mamamayan na walang utang na loob. Pahintulutan ninyo ako. Isa sa mga nagdurusang mamamayan na ipagtanggol sila. Kung ang pag-uusapan ay pabor, sila ay magiging interesado. Huwag po natin pag-uusapan ng karaniwang bagay tulad ng tungkulin o kagandahan loob ng Kristiyano. Isa-isang tabi natin ang kasaysayan at huwag nang itanong kung ano ang naibigay ng Espanya sa mga Hudyo na nagbigay naman ng isang aklat sa buong Europa, isang pananampalataya at isang Diyos, o kung ano ang nagawa niya sa mga Arabe na nagbigay naman sa kanya ng kung ano ang nagawa ng kalinangan na nagpaubayan ng kanyang relihiyon at gumising sa kanyang sariling kamalay na tutulog o halos patay na sa ilalim ng pamamahalang Romano at Visigothic. Ngunit ang sabi ninyo ay napagkalooban tayo ng mga orden na panreliyon ng tunay na pananampalataya at nahango tayo sa kamalian. Matatawag ba ninyong tunay na pananampalataya ang pamamaraang panlabas? O ang mga pangangalakal sa mga sintas sa baywang? Escapulario, relihiyon, o ang kwento ng mga milagro at iba pang kwento ng kababalaghan na naririnig natin sa araw-araw? Ito ba ang mga batas ni Jesucristo? Hindi pinako sa krus ang Diyos dahil lamang sa mga ito. O tanggapin natin ang obligasyon ng walang hanggang utang na loob. Bago pa ang lahat ng ito, umiral na ang pamahiin. Ang tanging kailangan lamang ay buklirin ang mga ito at taasan ang presyo ng mga kalakal. Maaaring sabihin ninyo sa akin na kahit may kasiraan ng ating kasalukuyang relihiyon ay mas mabuti naman ito kaysa sa dati. Naniniwala ako at sumasang-ayon ako sa iyo.
Ngunit, napakamahal ng pananampalatayang ito. Pinagpalit natin ang ating sariling tatak, ang ating kalayaan, dahil dito ay ibinigay natin sa mga pari ang ating pinakamabubuting bayan, ang mga bukirin, maging mga naimpok natin sa pamamagitan ng pagbili sa mga panindang panarilihiyon, mga produktong dayuhan na inaangkat natin. Biniyaran natin ang mga iyon, kaya't nakaganti na tayo. Binanggit ninyo sa akin ang proteksyon binibigay ng orden na panarilihiyon sa mga mamamayan laban sa mga unang mananalakay na Kastila na may ganap na kapangyarihan noon sa buhay at ari-arian ng mga Indio. Ang masasabi ko naman ay dahil pa nga sa mismong orden na panrelihiyon na ito, kaya tayo nahulog sa kamay at kapangyarihan ng mga taong iyon. Ngunit ninaamin ko na ang tunay na pananampalataya at tunay na pag-ibig sa sangkatauhan ang nagtulak sa mga unang misyonerong lumunsad sa ating baybayin. Kinikilala ko ang utang na loob sa atin ng mga dakilang taong iyon. Alam kong ng panahong iyon ay saganang Espanya sa iba't ibang uri ng bayani, panreliyon, pampolitika, pambayan, at panghukbo. Subalit ngayon ba't mabubuti ang dakila ang mga naunang iyon ay sa ilalim na tayo at mga ngayupa pa sa masasamang kumalit sa kanila sa kasalukuyan? Ngayon ba tumanggap tayo ng malaking biyaya ay isa ng krimen at ang ipagtanggol at ipagsanggalang natin ang sarili laban sa malulubang kalupitan? Hindi hinihingi ng mamamayan na buwagin ang orden na panlihiyon. Ang hinihingi lamang nila ay reforma. Mahal ko ang ating bayan, Elias. Ngayon na pumamahal mo rin. Naunawaan ko kahit bahagya kung ano ang kailangan. Mataman kong pinakinggan ang mga sinabi mo. Gayon man, kaibigan, may palagay akong natatangay tayo ng simbuyo ng ating damdamin. Nandarama kong hindi gaanong kailangan ang reforma sa bagay nito kung ihahambing sa ibang bansa. Posible ba ang gayon? Malungkot na tugon ni Elias na nakakumpas pa. Sa palagay ninyo'y hindi kailangan ang reforma. Kayong mga kasiwang palad na sinapit ng pamilya ay hindi ko isinaalang-alang ang sarili ko at aking mga kasawiang palad kung ang pag-uusapan ay ang kaligtasan ng Pilipinas at kapakanan ng Espanya. Mainit na putol ni Ibarra sa sinasabi ni Elias. Upang mapanitili ang Pilipinas sa Espanya ay kailangan magpatuloy ang mga pari kung paano sila at ang ikabubuti ng ating bansa ay nakasalalay sa pakikipag-isa nito sa Espanya. Waring handa kong makinig si Elias nang matapos sa pagsasalita si Ibarra. Malungkot ang kanyang mukha at naglaho ang kislap sa kanyang mga mata. Totoong sinakop ng mga misyonero ang bansang ito para sa Espanya, tugon niya. Ngunit sa palagay kaya ninyo ay pumamaligiin ng Espanya ang pagsakop dito dahil lamang sa mga pari? Oo, at dahil lamang sa kanila. Nagkakaisa sa paniwalang ito ang lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Oh, nanlulumang bulalas ni Elias at ibinagsakang sagwa ng bangka. Hindi ko akalain magkakaroon kayo ng ganyang palagay sa pamahalaan sa mamamayan. Bakit hindi pa ninyo hamakin ang mga ito? Ano ang masasabi sa isang pamilyang kaya lamang nakapamumuhay ng payapa ay dahil sa panghihimasok ng isang dayuhan? Mamamayang, kaya lamang sumusunod ay sapagkat nililin lang. Isang gobyernong namamahala sa pamamagitan ng pandaraya. Isang gobyernong hindi alam kung paano siya mamahalin at igagalang ng sasakupan. Patawarin ninyo ako, Ginoo. Ngunit sa palagay ko'y tunggak at nagpapakamatay ang inyong gobyerno sa paniniwala ng gayon. Ngayon, saan po ninyo gustong ihatid ko kayo? Hindi, tugon ni Ibarra. Dapat muna natin pag-usapang mabuti ito. Kailangan malaman natin kung sino ang tama sa napakahalagang paksang ito. Patawarin po ninyo ako, Ginoo, salon ni Elias na umiiling. Hindi po ako mahusay magpaliwanag para makumbinsi kayo.
Bagaman nakapag-aral po ako ng kaunti ay isa lamang akong indio. Lagi ninyong pinagdududahan ang karapatan kong magpahayag ng anuman. At anuman ang sabihin ko ay laging pagsususpetsahan. Ang nagbibigay ng kasalungat na opinion ay mga Kastila, na bagamat nagsasalita ng katunggakan at kababawan ay tinuturing na dakila dahil sa kanilang dila, sa kanilang lahi at sa kanilang mga titulo na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Hindi ko natatangkain makipagtalo sa kanila. At saka, nang malaman kong kayo na nagmamahal sa bayan, na may amang na namamayapa sa pusod ng ilog na ito, kayo na nilait, ininsulto, pinag-usi ay nanatiling opinyong iyan sa kabila ng lahat ng inyong pinag-aralan. Nagsisimula tuloy ako mag-alindangan sa aking sariling pananalig at paninindigan. Ibig ko tuloy amining maaari ng mali ang mga mamamayan. Kailangan sabihin ko sa mga sabing palad na ito na inipat nila sa Diyos ang at sa kanilang lakas ang dating nilang pananalig sa tao. Salamat po ulit sabihin ninyo kung saan ninyo gustong pahatid. Elias, wika ni Ibarra. Ang masasakit mong pangungusap ay tumitimo sa aking puso at nagtutulak tuloy na mag-alinlangan ako sa aking sarili. Ngunit, ano ang magagawa ko? Hindi ako lumaki pa sa piling ng aking mga kababayan at marahil ay hindi ko alam kung ano ang kanilang kailangan. Ginugol ko ang aking kabataan para sa paaralan ng mga Jesuita at lumaki ako sa Europa. Ang mga opinion ko ay hinutok ng mga aklat. At ang mga nalalaman ko lamang ay ang mga sinulat ng tao. Lingid sa akin hanggang ngayon ang patuloy na natatago. Ngayon hindi pa nasusulat. Sa kabila nito ay mahal ko ang aking bayan tulad mo. Hindi lamang sapagkat itinuro ito sa akin ng aking ama, kundi sapagkat isang indio ang aking ina at sapagkat utang ko at uutangin ko pa sa kanya ang aking kalagayan. Lahat na magaganda kong naalaala ay nasa bayang ito. At ako'y dahil sa utang ko sa kanya ang aking mga kasawian, bulong ni Elias. Oo, kaibigan, batid kong nagtiis ka. Isa kang samimpalan, kaya't madilim para sa iyo ang hinaharap. Naimpluwensyahan ito ang iyong pag-iisip. May pag-aanin lang ng tuloy ako sa iyong mga ipinahayag. Kung maunawaan ko lang sana ang iyong mga motibo, kung malalaman ko lamang ang iyong mga naging karanasan, iba ang dahilan ng aking kasawian. Kung makabubuti para sa makatutulong na layunin ay sinalaysay ko sa inyo. Kailan may hindi ko ito inilihim. Saka marami na rin ang nakaalam nito. Maaaring magbago ako ng isip kung malalaman ko. Batid ninyong hindi ako naniniwala sa mga palagay lamang. Kailangan mapatnubayan ako ng katotohanan. Ilang sandali na nahimik si Elias. Kung gayon, sagot niya, ay sandali kong ikukwento ang aking kasaysayan. Iyon lamang nilalaman ng kabanatang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.